Hi guys! At kamusta ho kayo lahat? Today ay i-announce na po natin ang ating mga winners ng ating Shoe Game Manila Contest kung saan ang bawat isa sa kanila ay tatanggap ng Supreme Boxer Briefs. Bawat isa sa apat na winners natin ay tatanggap ng regalo ito. At meron din tayong winner na tatanggap ng special prize mula naman sa Vintage Vault. Ito yung leather na body bag. Carry-on bag na gawa ng coach. Kayo po ba ay nakabili na ng inyong mga Kaws shirts na katulad itong suit ko ngayon? Alam nyo, kakaiba ito dahil ito ay pinag-aagawan ngayon sa iba't ibang bahagi ng mundo. Because this is the last collaboration between the artist Kaws at ang kumpanyang Uniqlo. Ito na daw yung pinaka-last na project nila together. Kaya marami sa mga collector na mga Kaws ang nag-uunahan sa pagbili nito mga items na ito. And yung mga t-shirts na ganito, sigurado kong magiging vintage yan balang araw. May mga lugar na talaga nagkagulo. Imagine sa bansang China, pag-open pa lang ng stores doon, nagdagsaan na yung mga tao. Halos magtula ka na. Pagdating sa loob, wild sila sa pagkuha ng mga items. At meron pa tayong mga nakitang nagbubugbugan, nagsusuntukan. Hindi natin malaman kung ang dahilan, pero sila po ay galing doon sa isang store na ito sa China. Huwag naman sanang ganoon. In fact, marami pa namang stocks. Kaya lang, limited na lang talaga. So, ginagawa ko ng ibang mga tindahan ay nag-aalat na lamang sila ng one design per buyer. Hindi ka pwede magdoble ng bawat design para magkaroon naman ng chance yung ibang mga buyers na makabili ng iba't ibang versions ng t-shirt. Kaws Companion. Kasama pa si BFF. Talagang collector's item, ang ganda ng quality, ang ganda ng pagkakaprint. So, panalo ito sa halagang 790. Kahapon ay nagpunta ako dun sa Uniqlo branch dyan sa UP Town Center at nakakagulat dahil wala ho akong kasabay. Isa ho sa mga unang pumunta rito sa Uniqlo sa UP Town Center para tingnan ko ito mga pinagkakaguluhan ng mga Kaws ng mga t-shirt. Okay. Ito. XL. Ito. Large. Okay, so mamimili na ako. Ito. XL. So nandun yung mga famous na ano na characters ni Kaws. Ito yung Kaws Companion. Meron kaming toy version yan. Tapos ito yung mukha naman ni BFF. $790 lang. Ito yung pinakaunang graffiti ni Kaws na ginawa niya. Yan. Parang commemorative yan. Napamili ko. Ang huli nating feature ay yung tungkol sa vintage apparel na ngayon ay usong-uso. So, nagpunta ho ako sa Vintage Vault at ilan sa mga nabili ko rito, papakita ko sa inyo. Ito, I bought this Supreme Sid Vicious shirt. Swak sa aking size. Yan, si Sid Vicious nung siya ay bata pa. At yan, legit naman yung shirt, oh. Kita nyo, andyan yung tatak ng Supreme. Saka medyo mahirap na nang hanapin itong shirt na ito. And I also bought
itong Pyrex na shirt, yung feature natin. Ang ganda kasi ng painting. Mukhang si Caravaggio pa yata nag-painting nito eh. Ganda. Tapos sa likod, Pyrex number 23. Ito yung kauna-unahang company ni Virgil Abloh nung hindi pa siya masyadong sikat bago siya napunta sa Off-White. So collectible na to. And then I also bought this shirt ng Supreme na Muhammad Ali. Kasi favorite ko yan si Ali. The greatest. Di ba ang ganda? Yung mga ganito medyo mahirap na rin hanapin sa mga reseller. So yan ang ilan sa mga nakuha natin. Sa episode natin nung isang araw, ay sinabi natin na meron tayong ipamimigay na mga shirts. Ito ay galing sa The Goods from mukhang neighborhood to eh. Itong shirt dito eh. Yan. At may isa pa tayong shirt na pamimigay, also from neighborhood. I bought American. Our first contest is our Shoe Game Manila X Julius Babaw Unplugged feature. Panoorin po natin. Our first question is, anong year na launch ang Jordan 4? Anong year na launch ang Jordan 4? Pinag-usapan natin niya kanina kung talaga nakikinig kayo, kayang-kaya niyo sagutin. And our second question is, sino ang rapper na nag-design ng pinaka-latest na release ng Jordan 1? Ito mga winners natin ay tatanggap ng tig-isang original, legit po yan, na boxer briefs from Supreme. Po yan, ha? Hindi po yan na pirated. Ha? Ayan, no? may brand pa ng Supreme. Ang tanong nga lang dyan, hopefully, kumasya ho sa inyo. Ang first winner natin, ang sagot niya, 1989 and Travis Scott. Congratulations to Vene Saulo. Ang second winner natin ay si Liu Virgil John Fabe, taga Quezon City. Ang kanyang sagot, 1989 and Travis Scott. Our third winner is Mac Zantel E. Turalba from Barreto, Olongapo City. Ang kanyang sagot, ganun din, Tumpak, 1989 and Travis Scott. And our last winner is John Ray Pineda from Hasmin Street, Dau, Mabalacat, Pampanga. Congratulations sa mga winners natin na napili natin through random picking. And the winner of our leather bag, coach bag, courtesy of Vintage Vault. Ito, coach na leather bag, sling bag. So yun, we will be raffling this sa channel po ni Sir Julius. At syempre, hindi ganun kadali no, na makuha itong bag na ito. Meron tayong tanong. Ano yung name ng store saan located? Then, anong name three brands? Three brands na sikat na makikita nyo rito. Tapo, yun lang. Napakadali po. Ayan. At ito na ho ang nanalo through a random pick. Ang ating winner ay at ang kanyang sagot, top 3 brands, Supreme, Bathing Ape or Babe, and Gucci. Very good. Congratulations sa iyo, Mark Allen MC. Congratulations. And guys, thank you so much sa inyong patuloy na pagsuporta dito sa ating Julius Babaw Unplugged vlog. At patuloy hong tumataas at ating mga subscribers at dumarami ang ating mga viewers. So hopefully ay tumaas pa ito ng tumaas. Let's start building our community until it reaches 1 million. Okay, pagkalat niyo yan sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga barkada, sa inyong mga kamag-anak, sa abroad, sa Pilipinas, to subscribe to Julius Babaw Unplugged. And don't forget to like our videos and put your comments down below. Meron pa po tayong mga contest sa mga darating na araw at tayo po'y magbibigay pa ng maraming regalo sa ating mga viewers dito sa Julius Babaw Unplugged. So hit the notification button para hindi po kayo mahuli sa mga stories na lumalabas dito. For now, guys, thank you. Thank you so much. And until the next vlog, see you!
subscribe to my channel.